Hello guys, good morning sa inyong lahat, sa mga ka-anglers sa buong Pilipinas at buong mundo. Nandito tayo ngayon para ipakita sa inyo, kasi maraming nagtatanong kung paano daw irig o paano ipain yung buhay na alumahan upang makahuli ng isdang tangige, yung king mackerel. So actually guys, pag hindi ka marunong magpain ng buhay na alumahan, mamamatay po yun pag tusok mo pa lang ng kawil, kasi malalaki po yung kawil. Nandito yung kawil natin, ito yung pinapain natin, tatlo po ito pinapain natin sa king mackerel. Ito po yun. So kung titingnan nyo guys, napakalalaki niya, tatlo siya. Ang pinakamaliit, ang sukat ay ganito, tingnan nyo po, ayan ang sukat niya. Yung pangalawang kawel, ito mas malaki. Ayan po. Yung pangatlo, mas malaki pa ng konti, yung sa bandang buntot. Ayan. Ayan. So, kung paano guys na maipapain natin 'to, maikakabit natin sa katawan ng alumahan, yung tatlong kawel na ito ay ituturo ko sa inyo. But first, papakita ko muna sa inyo guys kung paano gawin itong fishing wire string. Yung fishing wire po ito guys, ang ginagamit natin kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng line o nylon or monoline, kasi isang sakma lang po ng tangigi yon. Alam naman natin napakatatalim ng ngipin ng tangigi. Ngayon gagawa tayo ng fishing wire na lubid. Ito po yon. Nakalubid siya. Ayan, nakalubid. So kung paano natin gawin yung lubid ng fishing wire ay ituturo ko po sa inyo. Ito po, bumili tayo ng fishing wire. Fishing wire number 1. Napakaliliit niyan guys. Fishing wire number 1. So ang haba po nito guys ay mga 3 dipa. More or less. So ang gagawin natin, dodoblihin natin sa 3 yung 3 dipang fishing wire. Tapos gagawin natin siyang lubid. Ito na. 3 na po yan, 3 doble. So hindi po natin siya pwedeng gawing lubid sa pamamagitan ng kamay. Napakaliliit po nito, parang sinulid. Ang gagawin natin, may paraan dyan. So ito po, meron tayong pako na para pagtalian natin. So ayan, itali natin dyan yung 3 doble na fishing wire number 1. Ayan po. Tapos be sure po na pantay-pantay silang lahat, i-bend nyo para pantay-pantay. So pag na-bend nyo na po, sobra yata. Putulin natin. Ayan, pantay na siya. Kailangan guys, meron tayong ganito. Meron pong butas yan. Ipapasok natin dito sa butas o dito itong fishing wire na 3 doble. Pagkatapos po niyan, meron tayong stick na kawayan. Itali natin to dito ng ganyan, 1, 2. Tapos ilak natin. Ayan. Ilak natin para hindi matanggal. Tapos ipasok natin dito sa butas nito. Yan na guys. Dapat po be sure ganyan ang hawak. Itulak nyo o hilahin, dapat nakabend siya nang hindi naman kalakasan. Dapat nakabend yung 3 fishing wire na pinagdubli-dubli natin. Ikutin lang po guys. Ganyan lang ang paggawa ng lubid na fishing wire. Ganyan lang po. Ikutin natin hanggang sa maging lubid siya. Ayan po, nakikita natin. Nagiging lubid na siya. Ayan, hanggang sa makontento tayo sa pag-rooping natin ng fishing wire.
Ayan. Ayan po. Ayan na. So ganito lang guys, parang naglalaro lang tayo kung paano natin gawing lubid yung fishing wire. Fishing wire number 1, pinagdoble natin ng 3. Tapos ginawa nating lubid. Be sure guys, na habang nilulubid natin, tinutulak natin para wag siyang lumuwag. Kasi pag lumuwag yan, magpupulupot yan dito. Magpupulupot yan. So ayan ha, lapit na yan. Ayan na, nagiging lubid na siya. So ayan na guys, lubid na. Okay na ito, okay na tong ganito. Tapos guys, be sure, huwag nyo agad luluwagan. Huwag nyo luluwagan, nakabend pa rin yan. Kasi pag niluwagan nyo ng bigla yan, magpupulupot yan, mag-i-spring-spring yan. Tapos, ganito, luwagan nyo lang ng konti para umikot ito. Ayun. Ayun. Okay. Ayan na. Tapos na siyang umikot. Hindi na siya nag... Ang purpose kasi natin guys, kung bakit fishing wire na number 1 ang ilulubid natin, kasi parang line lang siya, malambot siya guys. Ayan oh. Makakapaglaro yung live bait natin sa ilalim ng tubig. Makakapaglaro siya kung saan yung takbo niya. Dito kasi naka-attach yung 3 hook. Kagaya nito. Yan kasi ang ginagamit natin sa 3 hook na ito. Ito. Ito po. Yan. Tapos merong swivel. Dito na natin ikakabit yung braid line, yung PE line, o kaya yung mono line pagka hand fishing tayo, trolling sa tangigi. So, yan na po. O, tingnan nyo. Nakahuli na ito nung nakaraang araw, yung pinost ko po sa video. Nakahuli na, medyo nagbaluktot na siya. Pero okay pa rin yan. Okay pa rin yan. So, yan na po. Ito lang ang paraan kung paano gagawing lubid yung fishing wire number 1. Tapos, ikakat na natin yun guys para matanggal na natin. Ikakat na natin siya. Hindi po maghihiwa-hiwala yan. Ayan o, kinat natin ng pliers. Hindi naghihiwa-hiwalay. Tapos, siyempre dito, ikakat na rin natin siya dito. Yan. Okay. Meron na tayong fishing wire para sa kawil natin sa tangigi. Para sa ganito. Meron na tayo. Ayan. Meron na tayong bago. Mamaya, papalitan na natin itong nag-spring-spring na yung nagbabaluktot na to. Ito na yung ipapalit natin yung bago. So, yun lang guys. Tinuro ko muna sa inyo kung paano gawin yung paglubid ng fishing wire. Ah, hindi po ito nalulubid sa kamay, yung ganon, yung parang lubid. O kailangan natin ito. Ito po. Ito. Tsaka itong stick. Tsaka yung pagpapalian na pako. Kailangan po natin yan. Ayan. So, ganon lang guys. Tapos, ngayon, meron na tayo, halimbawa, meron na tayong ganitong hook. Ready na to. Ready na para sa adventure natin. Ang tanong guys, pag nakahuli tayo ng buhay na alumahan, paano natin siya ipapain dito na hindi namamatay? Ha? 3 ito, malalaki. Ayan o. Malalaki. 3 yan. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo guys, kung paano naman ipain yung buhay na alumahan. But so far, magpo-provide muna tayo ng patay. Kasi pag nandun tayo sa laot, mabilisan po yung pagpain ng buhay na alumahan. Kasi pag matagal siya na sa surface, mamamatay yung isda. So, kukuha muna tayo ng patay na alumahan at yun ang gagawin nating sample. Ang kailangan lang naman dito guys kung paano natin siya i-rig sa 3 kawil na to na hindi siya mamamatay. Okay? So guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo.
gagawin nating model kung paano paipain yung buhay na alumahan para mas maganda, mas komportable tayo. Kasi pag buhay, kailangan na sa laot tayo at saka mabilisan doon. So ang gagawin natin, kailangan lang naman natin mag-perfect kung paano yung pagpain ng buhay na alumahan. So ito po yung unang hook, kailangan guys, dito natin sa nostril. Ito yung butas ng ilong ng alumahan. Ito po yung butas ng ilong. Kailangan dyan natin ipasok tong unang hook dyan sa butas ng ilong. Tapos patagusin natin dito sa kabila. Hindi po yun mamamatay guys, basta may sintro lang natin doon sa ilong ng alumahan. So ganyan na po ang pagpain ng buhay na alumahan. Tapos yung pangalawang hook guys, kailangan habang lumalangoy siya, nakabend lang yan, nakaganyan. So i-measure natin yung tatagusan niya dyan. Take note guys, hindi po pa ganito ang pagpain. Dapat po para naka-umang talaga yung kawil natin, dapat po paganito. Paganyan po ang pagpain natin. Dito natin, itutusok padaplis lang po guys. Padaplis na padaplis lang sa balat ng alumahan. Tapos, patagusin natin dyan. Ganyan po. So, kung nakikita ninyo, sumobra. So kailangan dito lang banda. Okay, ayan po guys, ayan na siya, nakaganyan lang siya. Tapos itong pangatlong kawel, pwede na natin ipatagos dyan guys, kunting-kunti din lang dyan, na hindi siya mamamatay. Yan, ganyan na po ang maging ano nyan, lalangoy-langoy na po yan siya guys. Tapos ito yung fishing rod natin. Ganyan na po yung pagpain. Ayan po. Ayan yung pagpain sa buhay na alumahan. Ayan. Tapos ang ibibigay natin na line mula sa ating boat ay 50 dipa. 50, 40, 45 hanggang 50 dipa po yung ibibigay nating line doon sa, ang layo natin doon sa ating pain. So para hindi ma-intimidate na lumapit sa pain yung king mackerel. Kasi pag malapit tayo, mas malapit to masyado sa boat natin, maaaring hindi lalapit kasi mailap po yung isda na yan. Napakailap ang ng tangigi. Mga isang uri ng mga pelagic fish. So, yun lang guys. Ito ulit, titingnan natin. Yan po, yan ang pagpain. Ayan, ng ating live bait. So, sana po, nakuha ninyo. At saka trolling ito guys, trolling. Kailangan tumatakbo ng napakabagal yung bangka natin. Okay? Ito guys, good morning uli. So, para complete package tayo doon sa vlog natin, sa tutorial kung paano i-rig yung live bait. Ito uli. Hindi lang guys alumahan yung pwede nating ipain sa tangigi. Ito the best din ito guys, itong isda na to. Ang tawag namin dito ay bagudlong. Parang kauri din siya ng alumahan. So ipapakita ko ulit sa inyo kung paano tayo mag-rig ng live bait. So patay muna guys yung gagawin nating modelo. Kasi kung live bait, kailangan na sa laot tayo at mabilisan doon. Hindi ko maipapakita sa inyo kung paano talaga ang teknik ng pagsabit ng kawil, unang hook. At saka maliban doon sa lumahan at ito guys, yung bagudlong na sinasabi namin, ito pa guys, isa pa ito. Napaka the best na pain din po ito. Ito guys, pag nahuhuli nyo ito sa sabiki, yung panghuli natin ng pain guys, sabiki, so idudugtong din natin dito yung tinatawag namin na lagulo. Ang tawag namin dito guys, parang barakuda ito. Pero hindi ito siya lumalaki guys ng kasing laki ng barakuda. Ang tawag namin dito ay tirok o kaya tunong. The best din po ito guys, pamain doon sa king mackerel o sa tangigi. So tapos guys, baka magtaka kayo, kanina pinakita ko sa inyo yung kung paano gawing lubid yung fishing wire na number 1. Magtatanong naman kayo guys kung paano ito gagawin, ang tatlong hook na ito. Ito, kung paano ang paggawa nito.
Ito nga pala guys, ang hook namin dito na gamit ay handmade ito. Galing sa propeller ng bangka. Stainless po ito guys, sa pamamagitan lang ng kikil or barhag. O kikil, o yun na rin yun. Ayan guys, oh, kung makikita nyo po itong tail niya, hindi po patihaya yung pagkabaluktot. Tapos parang gagawa natin siya dyan ng ring. Yan po, oh, yung fishing wire natin kailangan may ring siya para nakakapaglaro-laro yung ano guys, nakakapaglaro-laro yung ano natin, yung kawil natin, para pag gumagalaw yung pain natin na buhay, eh naglalaro-laro siya, parang may nilagyan natin ng ano, yan oh, ng mata. So ulitin ko guys kung paano natin ipain yung ating, halimbawa kanina, kasi wala naman to halos pinagkaiba doon sa alumahan na pinakita ko. Ito naman yung T-Rock, isa din po ito sa pinaka the best na pain para sa tangigi. So ipapakita ko po sa inyo guys kung paano. So ganun din po, hanapin natin yung butas ng ilong. Ayan ang butas ng ilong. Doon natin to ipasok ang kawil, ang unang kawil. Doon to sa butas ng ilong. Ayan. Ayan. Tapos di, nakatagos na. Ayan na. So kailangan be sure na pag sabit natin ng pangalawang hook, be sure na nakabend siya, ha? Nakabend siya, nakaganyan lang siya. Hindi pwedeng nakaganyan. Hindi pwedeng nakaganyan siya. Kailangan nakaganyan siya. So para ganyan siya, iganon muna natin 'to. Yan. Tapos sasabit tayo dito. Pag ganon guys ang pagsabit, hindi pa ganyan. Pag ganon, opposite. Padaplis lang po diyan sa balat. Matigas ah. Giniago ba? Padaplis lang po guys diyan sa balat ang pagsabit natin para hindi mamatay yung pain natin. Tapos patagusin diyan. Yan. So pag bend po natin 'yan, pag naka-bend na 'yan, yan, ayan po. Ayan na siya. Ayan, nakasabit. Tapos yung pangatlong kawil guys, ganun din ang gagawin natin. Isasabit din natin dito sa balat. Isasabit din natin. Yan, manipis lang. Huwag laliman kasi pag malalim baka mamatay yung pain natin. Ayan siya guys. Yan, lalangoy-langoy na yan habang hinihila natin ng mabagal. Dito nga pala sa amin guys, ang ginagamit namin pag may hila na kaming live bait o buhay na pain ay sail or layag. Pinapatay namin yung engine ng motor namin, ng bangka, at saka binubuklad namin yung, nilaladlad namin yung layag. Kasi pag masyadong mabilis guys, namamatay yung isda. So kailangan yung bilis ng inyong pagtakbo doon sa laot gamit yung layag ay para yung normal na naglalakad na tao lang, ganun kabilis. Pwede rin po guys, engine. Kung wala kayong layag or sail, pwede rin yung engine ng motor nyo, but be sure na napakababa ng minor ng inyong makina. So ayan na po, tingnan nyo, ayan ang pagsabit. So ang paggawa nito ng kawil mamaya, ipapakita ko rin sa inyo guys. Idudugtong pa rin natin dito. Okay, maraming salamat. Okay guys, ito yung paggawa namin ng kawil na stainless, no? So handmade po ito guys. Bali yung propeller ng or ilisin ng mga luma, yung tinatapon ng ilisin ng o propeller ng bangka, hinihingi namin yon. Tapos nilalagari namin ng ganyan kalalaki. Parang walis tingting lang guys, kalalaki yung puno ng walis tingting. Yan. Tapos bibilugin namin yan guys. Pero bago namin yan bibilugin, pupukpukin muna namin yan dito. Pupukpukin muna yan guys ng paikot-ikot. Yan, hanggang sa makompress yung ano. Isa kasi yun guys, ang pagpukpok ng padahan-dahan para tumibay yung bakal. Kasi kung hindi natin pukpukin ng ganyan, kadalasan pag dinawi tayo ng malalaking isda, lalo na ng tangigi, o kaya yung giant trevally, barracuda, sailfish, cobia, yun kasi ang kalimitan namin na huli dito, eh nauunat po yung kawel. So, ayan po. Pagkatapos po, halimbawa na ano na, medyo nabilog na, kikikilan na po 'yon, guys. Kikikilan na 'yan.
bibilugin na yan gamit yung kikil natin. Ayan po, bibilugin na yan hanggang sa maging bilog, hanggang sa bumilog siya. Bilog na bilog, tapos lilinisin. Tapos gagawa na natin ang barb o yung sima. So watch out at yan. Yan, ganyan po ang paggawa namin dito. Stainless po ito guys, handmade. Pero kung makita nyo ang finish niya, napakaganda. Talagang akala mo gawa sa makina. So ayan guys, bumibilog na. Bumibilog na po yung stainless natin. Malapit na yan. Yan, kung mapapansin nyo, bumibilog na. Tapos, sige, balik tarin mo na. Tapos guys, yung sa dulo nyan, kung makikita nyo, ito, bilog na ito guys, bilog na. Bilog na siya, yan o, bilog na. Kikikilan pa natin yan para makinis na makinis. Kung napapansin nyo guys, ito medyo palalaparin namin yan dito, yung sa dulo. Doon kasi tayo gagawa ng barb o yung sima at saka yung matulis. Okay, tapos pupukpukin pa yan na medyo lumapad ng konti. Ayan. Ayun. Ayun na guys, malapad na siya. Ayun na. Kung nakikita nyo, malapad na yung dulo niya. Ayan. So, dyan tayo kukuha, dyan tayo gagawa ng barb o yung sima. Yung, tsaka dyan, dyan gagawin yung pinakadulo niya, yung pointed nose ng kawil. Sa pamamagitan nito ng kikil. Ayan. May tatlong uri tayo ng kikil. Ayan na guys, nasa finishing touches na tayo. Bali, pinapakinis na yung stainless natin. Pinapakinis na gamit yung kikil. Maya-maya lang, gagawa na yan ng barb. Yan. Pinikikilan yan guys hanggang sa kuminis siya. Tapos ang ginagawa natin, pag hindi tayo kontento sa linis, alilihain pa natin yung katawan na mismo ng kawil. Lilihain natin ang pinong-pinong liha para madulas na madulas. Talagang flawless, ika nga, flawless ang pagkagawa. Pag yung kikil kasi medyo magaspang, so nililiha pa natin yan ng maliit na liha, yung pinong-pino, para flawless talaga. So after nito na malinis natin, gagawa na ng sima o yung barb. Ayun. So guys, kung napapansin nyo, ayan na oh. Ni-ready na natin yung ano, naka-ready na po yung naka-ready na yung ano, ayan oh. Yung paggagawa natin ng barb, ng sima. Ayan na siya. Ang gagamitin naman dyan ay yung maliit na yan, nakikil, para tumalim siya. So guys, ito na. Tapos na yung paggawa natin. Ito na siya. Bali, pakita ko sa inyo. Ayan po. Meron na siyang bilog na siya, bilog na. Tapos meron na siyang tulis. Nandoon na rin guys yung barb o yung sima. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan na. Ayan na po. Ayan na. Ang gagawin natin dyan guys, ngayon, ang next step natin, babaluktutin na yan. Ipoform na natin bilang hook or kawil. Pupukpukin na yan. May mga gamit tayo kung paano natin gagawing kawil na talaga yan. So guys, ito na, magsisimula na tayo magform ng kawil. Yun kanina, ito, yan siya, yung ginawa natin. Yan. Ipuform na natin yan guys. Gawin natin ganito.
Ayan. Ganito na. Kung nakikita nyo guys, napakakinis po. Ayan. Napakakinis ng kanyang pagkagawa. Tsaka ayun. Ayan siya. Ayan. So ang gagawin natin dito, sa bago natin gawa, ipoform na natin yon. Ipoform natin. Maging ganito na siya. Tsaka ito pala guys, yung gamit natin. Ito, kung nakipapansin ninyo, yan, meron siyang parang ano dyan, oh. Yan, nilagarian namin. Pero parang may kanal siya dyan sa end niya, sa dulo. Yun ang kakagat dito. Yan ang itututok dyan para bumaluktot. Pupukpukin ng dahan-dahan. Dito ilalagay siya sa butas. So tingnan nyo na lang. Ayan guys, ang pag-form bilang kawil. Okay, patingnan muna natin sa ating mga viewers. Tingnan muna natin. Unti-unti siya nang unti-unti na siyang nababaluktot. Ayan na. O sige, continue tayo. Alam mo guys, alam nyo guys, itong tagagawa natin eh, isa ito dito sa pinakasikat sa amin. Ayan siya. Si ano ganing tunay nga pangalan, pre? Georgie, apelyido. Ah, si Mr. Georgie Gabriel. Georgie Gabriel po. AKA Nonoy. Patingin muna ng mukha. Dito, tingin muna, George. Ayan, ayan siya. Ito po, guys, ang pinakamagaling dito sa amin gumawa ng kawil. Yan, stainless po yan. Kumbaga, lifetime nating gamit ito. Hindi yung kagaya ng mga nabibili natin na kawil. Mura nga, pero palit tayo ng palit. Tapos, ang nangyayari pa, lalo yung pag yung gamit natin doon sa skipjack, kinakalawang, tapos yung lure natin nadudumihan, umiitim dahil sa kalawang. Pero okay lang naman yon kasi palit, pwede naman agad palitan. Pero itong sa amin kasi guys, dito sa amin stainless ang ginagamit namin at saka handmade. Kita nyo naman kung paano ginagawa. Okay, tingnan muna natin. Pakita muna natin. Ito na guys, oh, tingnan nyo naman. Tingnan nyo ang pagkagawa. Oh, kung ano yung mustad, talagang napakaganda, lalo na pag napupunasan pa natin yan ng pinong-pinong liha, makintab na makintab at saka madulas na yan. So yan, purmang kawil na siya, napakaganda. Ang gagawin natin guys, dito na lang, dito lalagyan natin ng ganito. Yan. Yan yung ganyan. Lagyan natin ng ganyan. So siya pa rin siyempre ang gagawa kasi siya ang expert. Ayan, tingnan mo yung finished product guys. Ayan oh. Ayan ah. Ito yung finished product na. Yan yung bagong gawa natin. Itong isang to. Kung mapapansin nyo, medyo maitim-itim pang kulay kasi sa kakapukpuk kanina. Ipupunasan pa natin yan guys ng pinong-pinong liha mamaya. Makintab yan at saka flawless na yan. So okay, ititirahin na natin, ipapagawa na natin yung babaluktutin na itong puwet, yung puwetan ng hook para maging kagaya nito. Diyan na natin ipapasok yung fishing wire o kaya yung line. Ito na guys, bago natin baluktutin itong dulo nitong bago natin gawa para maging ganito siya, para maging ganito. So kikikilan pa rin yun. Gagamitan natin ng kikil nito, itong maliit na to. Medyo patulis na siya, paliit.
paliit doon sa dulo para yung pagbaluktot natin para maging ganito siya eh hindi katigasan. Ano po, hindi matigas baluktotin na maging ganito. Kasi kung napapansin nyo yan, maliit din yung dulo niya. So pinaliit natin yung dulo. Ngayon, ang gagawin natin, babaluktotin na natin ito. Lalagyan na natin ng kagaya nito. Ayan ha. Gamit yung vice grip namin na lumang-luma. Pero garantisado yung vice grip namin na may mga sangal na. Pero okay pa rin guys. Ayan ha. So ganun lang kasimple. Ayun, meron na agad. Okay na. Tapos na? Tapos na? Tapos, medyo paanhon ng konti. Ayun, gamit pa rin yung vice grip naming napakaganda. Yung aming vice grip na lumang-luma. Pero yan na. So ito guys, finished product na tayo. Sandali lang, ilang minuto lang, nakagawa agad tayo. Ito na guys, yung bago nating gawa. Oh, mas maliit. Mas maliit daw, mas mahirap. Itong isa kasi malaki yan. Yan. Ito yung, itong isang to bago nating gawa. Ang purpose namin dito, bakit medyo maliit siya kaysa dito. Ito yung pang ilong. Ito yung papasok natin doon sa ilong ng buhay na pain. So ayan na. Tapos na guys. Maraming salamat. Easy. Kung sino man yung may gusto, mag-PM lang sa akin. Thank you so much for watching. Ito yung ating mga hook maker. Ito, napakagaling. Tsaka ito guys, isa din tong expert. Kaso wala siya kanina. Si Joriel na ang pinagawa natin. Ito si Kuya Rome. Magaling din ito. Ito rin ang mga gumagawa ng hook ko. At saka ito, itong dalawa lang na ito. Okay, ayan. Finished product natin yung maliit. Ngayon lang natin ginawa. Ayan na. Tapos na po. Maraming salamat ulit. Shout out sa mga anglers. Kay Boss Richard Molina. At sa lahat ng grupo. Shout out sa Fishing is Life. Shout out sa Philippine Shore Anglers. Sa lahat, hindi ko kayo maisa-isa. Hayaan nyo sa susunod. Maglalagay ako ng listahan at i-shout out natin ang mga katropa natin. Lahat ng mga anglers. Ito guys sila oh. Oh, tingnan nyo yung mga kamay. Yan, puro sugat yan guys oh. Dahil handline po sila guys, hindi sila gumagamit ng fishing rod kasi mahal daw. Walang pambili, mahirap lang ang mga tao dito sa amin. Ayan, kung makikita nyo, mga sugat po yan, mga piklat. Dahil doon sa monoline, pag dinawi sila ng malalaking tangigi, trivalley, cubia, sailfish. Ito po guys, kung napapansin nyo, doon sa picture ko, sa page ko, yung pinagtutuwangan namin na sailfish na 47 kilos, ito po siyang nakahuli. Ito rin, si Kuya Rome guys. Oh, tingnan nyo yung kamay ni Kuya Rome. Dito tayo, mainit yan. Ayan. Ayan po guys oh. Akala nyo mga adik ito naglalaslas. Ayan oh. Hindi po yan bakas ng blade guys. Hindi po ito mga adik. Lahat kami dito adik. Adik sa fishing. Hindi sa kung anong droga. Ayan, ang bakas ng line. Nung nakaraang araw, nakahuli siya ng 13 kilos na tangigi. Ayan. Mahirap pag handline. Alam nyo guys, ginagawa natin ito kasi isa ito sa mga advocacy natin para maturuan yung mga kababayan natin kung paano mangisda ng tama. At ganoon na rin para maprotektahan natin ang ating yamang dagat. Oo. Kahit pa isa-isa, padala-dalawang tangigi, makahuli ka ng 5 kilo. Ang kilo dito sa amin ay 250. So okay na yung araw mo.
5 kilo, 250, may 1,000 plus ka na. Eh, lalo na pag malalaki, kagaya ng huli ni Kuya Romy kahap, nung isang araw, 13 kilos, eh, malaki-laki yun. O, hanggang alas 10 lang ng umaga. Okay guys, at isusunod natin kung paano i-rig yung tatlong kawil. O, paano gawin ganito, yung kagaya kanina na yung pinakita ko sa inyo, yung ginamit ko sa pag-demo, sa pagpain. Okay. So ito na guys. O kung paano natin, kung paano natin ginagawa, ayan. Yung pag-rig, yung gagawin na natin, ayan. Ayan, pinapasok doon. 'Yon. Ganyan. Ayan. Galing talaga. 'Yon. Ipapasok uli after ng dalawang ikot para lock 'yon. Para hindi humigpit 'yung kanyang parang ring. 'Yung fishing wire kasi guys, lalagyan din natin 'yon ng parang ring. Kagaya nito. Kagaya nito sa kawil natin. Bakit wala? Lalagyan natin ng ganyan. Parang ring. Para naglalaro-laro lang siya. So pagkatapos nun, ito, yung isa, pinutol natin. Nagputol tayo, mga around 8 inches. Yun. Ayan na siya. Para idugtong-dugtong natin yan. Tapos gawa na naman uli yung pangalawang kawil. Gagawa na naman. Yan. Yan. Tingnan nyo guys. Yung paggawa ng ring. Gagawa natin ng ring yon. Ayun o. Oh. Yung fishing wire. Ayun. Lock. Tapos ikutin. Guys, tingnan nyo ha. Huwag kayong gagamit ng cutter o pliers sa pagputol niyan, yung natitira na yan na maiksi. Ang pagputol niyan guys, eh may paraan. Ayan, tingnan niyo, ayan. Yung pagputol yan. Okay, putol agad. So tingnan niyo, flawless po yan. I-bend mo. Hugota. Ayan oh, wala kang makapa diyan sa pinagputulan ng fishing wire, wala kang makapa na magaspang. Ayan oh. Kasi pag pinutol natin yan ng pliers o ng kung anong pangputol natin, mayroon diyan natitira. Magaspang, so pangit, sumasabit-sabit yon. Okay, tapos puputulin niya na naman. Ayun, tapos yung doon sa itong pinutol natin kanina, yung una, ito, putol yan, ipapasok na yan doon sa butas ng fishing wire. Doon, yan. Tapos may sukat po yan guys. Kailangan yung distance ng kawil, ganyan lang. Ganyan lang siya. Ito pangalawa, 'yun yung una, ito yung pangalawa. Yan. Okay. 'Yun, ganun pa rin guys. Yung maiksi na 'yan, meron lahat 'yan sila, merong parang ring. Yung fishing wire natin, lahat 'yan may ring. Kasi para naglalaro-laro lang 'yan siya. Hindi kasi pwedeng walang ring kasi nagpupulupot. Lock. Okay, ayan na. Ayan na yung lock. Okay. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim na ikot. Pak, galaw-galawin. Putol. Tingnan natin. Flawless. Okay, tapos yung ito na yung nasa main natin guys. Yan na yung sa mahaba. Kasi ang sukat nito, nung nakarol na ito na fishing wire, bago swivel, dito kasi ilalagay yung line. Dito na idudugtong yung line. Kagaya ng sinabi ko kanina, kaya fishing wire ang ginagamit natin, kasi hindi pwedeng line or monoline dito. Isang sakman lang yan ang tangigi pag tinamaan ng ngipin, kahit malaking line. At saka pag malaking line, mabigat ilangoy-langoy, mabigat dalhin ng lumahan ng pain natin na buhay pag langoy-langoy niya. So, dito na naman yon ipapasok. Itong dalawang to,
Yung dalawang yan na nakarig na, ipapasok na naman yan dito. Ito, para maging tatlo sila. Okay. Tsaka ang haba nito guys, mula sa unang hook, ang haba nito ng fishing wire, at least mga isa't kalahating metro o kaya isang dipa. Para ano, kasi minsan pag trivali yung nahuli natin, matalim po yung buntot ng trivali. Pag maiksi, pag nahagip po yung line natin ng buntot ng trivali o yung ng mamsa, eh sigurado putol po yun. Kasi kung napapansin nyo po yung trivali, yung sa gilid magkabilaan sa kanyang buntot na pakatalim. Pag yun po ang tumama sa monoline, putol po yung monoline. Pero pag dito sa fishing wire, eh, hindi niya po mapuputol to. Okay, so sa final ano na tayo. Okay na, ikakabit na natin yung pangatlo. Ayan na yon. Yon, ipapasok dyan yung dalawang yari na. Yon. So kung napapansin nyo guys, ito, iunat mo na doon. Iunat mo na doon, doon. Doon. Kung napapansin nyo guys, ito, medyo dikit ito ang pangalawa at panghuling hook. Kasi ito sa tail na ito, sa buntot na ng pae natin, sisingit. Ito medyo may distance siya. Kasi guys, pag medyo maliit yung nahuli nating pain, na hindi magkasya itong tatlo, hanggang dito, dalawa lang ang sisingit natin doon. Una, doon sa nostril o sa ilong ng buhay na pain. Pangalawa, doon sa balat. Isisingit natin, manipis na manipis lang. Paglagpas na ito sa buntot ng ating pain, hayaan na natin to, nakalawit siya. Hayaan na natin yung pangatlong kawil. Oo, kasi hindi na magkasya, maliit yung pain natin. Pero pag medyo malaki yung nahuli natin, magkasya ito, isingit natin banda sa buntot, sa balat pa rin. So yun ang purpose niyan guys. Kasi kalimitan, hindi pwede kasi guys, napaka ano yun, mahina yun. Yung kung sa ilong lang natin sasabitan, isang kawil lang, paano pag sa katawan o sa buntot sumakmal yung tangigi o yung malalaking isda? Walang kawil doon. Kaya ang ginagawa namin guys, tatlo para sigurado. Minsan nga guys, sa tatlo ay nakakawala pa. Pero magugulat ka, putol yung pain, kalahati na putol dahil sa pagsakmal ng malalaking isda, pero hindi siya nahuhook up. Ano? Ay, mabilis kasi, parang kidlat yung tangigi. Pero kadalasan, bihirang-bihira lang ngayon mangyari. Kadalasan ay talagang dawi siya. So ayan, ipapinalize na natin. Nandoon na tayo sa pangatlong hook. Ito yung sa ilong, sa katawan, sa buntot. Yun, ganun pa rin guys. Ayan. Lagyan pa rin natin ng ring. Lahat po yan may ring. Umaambo na. Ikot. Ikot. Lock. Ipasok doon uli sa ring. Lock. Yan, nakalock na yan. Tapos, ikot. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Putulin. Ganyan lang. Pak. Ayun. Flawless. Walang kasabit-sabit. Ayan na po guys. Ito na. Oh, mano... Kuya, ano mo, pakita mo. Ayan na. Pain na lang guys, ang kulang. Pain na lang, ang kulang. Yari na. Ito, kung ito po guys ha, itong magkabilang ring na yan, dyan nyo yan ipapasok ha, huwag doon sa ring ng kawil. Doon nyo yan ipapasok sa ring ng fishing wire. Huwag doon sa kawil. Yan yung sa ilong. Ito yung sa gitna. Ganun pa rin, ayan. Ayan sila. Yan. Tapos, yan yung pangalawa. Ito na yung panghuli. Dulo na. Ayan, may ring. Yan. Kasi guys, ito kung napapansin nyo, naglalaro-laro lang siya. Oh. Yan. Naglalaro-laro lang siya kasi pareho silang may ring. May ring yung buntot ay yung puwitan ng kawil, may ring din yung fishing wire. Ayan. Kaya pag gumanon-ganon yung pain natin, sunod-sunod lang yan siya. Sumusunod-sunod lang. Yan, gumagano, naglalaro din siya. Okay?
Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Brother, sa napakagaling mong gawa. Complete tutorial to.